Diyos ko po, Panginoon ko. Diyos ko. Maril talaga. Maril talaga. Parang baboy damo daw po yung mama ko, ma'am, kasi may tama po ng baril sa mukha. Saan tama? Saan sa mukha? May tama po siya dito ng baril, ma'am. Tapos lumusot po dito yung bala. Tapos may isa pa po ditong bala, ma'am. Hindi ko po alam kung saan siya dumaan. Mm-hmm. Anong motibo ng pagpatay sa amin? Motibos, sermon. Patulad po nung paghaharang po ng mama ko sa mga illegal na aktibidad. Napansin po nila yung hawak po, ay yung payong po na dala-dala ng mama ko. Is, nailawan po nila, may mga butas-butas po. Ilang tama? Parang ilang butas? Apat po, ma'am, yung naan doon sa may payong. Maayong adlaw mga higala, ito po ang pagpapatuloy ng second season ng Isang Bumo kay Tulfo. If Mother Nature could only file a charge or complain, ano ang kanyang sasabihin? Isang sumbong ang nagtulak sa amin para talakayin ang kalagayan ng ating kalikasan. Idinulog sa atin ni Rica May Ausa ang nangyari sa kanyang ina, si Teresita Tiano. Si Teresita Tiano ay tagapagtanggol ng kalikasan. Isang environmental defender. Ang environmental defender, ayon sa United Nations, ay isang individual o grupo na nagtataguyod sa mga karapatan ng tao kaugnay ng kalikasan. The moment you mine here, that is never, ever, ever, ever the right choice for an island ecosystem in a geohazard zone. Saklaw ng kalikasan ang tubig, hangin, lupa. Gayun din ang mga hayop at halaman sa bundok, gubat at bodies of water. So, ano ba ang nangyari kay Teresita Tiano? Nang tanggapin namin ang sumbong ni Rica, ang aming akala, isa lamang itong karaniwang kaso na lagi naming hinahawakan. Not so. Sabi niya mamamatay daw po yan doon sa lupa niya. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. Ang biodiversity ay ang pagsama-sama ng iba't ibang halaman at hayop na nabubuhay sa kapaligiran at kalikasan. Dito sa Pilipinas, matatagpuan ang higit sa 1,196 species of amphibians, birds, mammals, at reptiles. This was the report of the World Conservation Monitoring Center some time ago. Of this number, 45.8% ang endemic. Ibig sabihin, dito lamang sa Pilipinas matatagpuan. That is good news. Now for the bad news. 14.7% ng mga species na ito ang endangered o nangangalib na tuluyang mawala. Sad to say, by this time, maaaring extinct o wala na nga ang ilan. Ang ating mga bundok at gubat ay tahanan din ng 8,931 species ng vascular plants. Ang 39.2% ng mga ito ay endemic sa Pilipinas. Ang vascular plants ay mga halaman na lumalaking pataas. Malaking porsyento rin ng vascular plants natin ang nanganganib at mga mangamatay at mawala sa mundo. Ang dahilan, winawarat kasi. I like the word, winawarat. Winawarat kasi ang mga bundok at gubat na habitat or tirahan nila.
I am talking of illegal and irresponsible logging. Unregulated mining. Illegal quarrying. Unmitigated land conversion. Illegal fishing. Destruction of seabeds. Water pollution. Hindi malayong mga ganitong isyu ang hinarap ni Teresita Chiano bilang environmental defender. Ang nangyari kay Teresita ay hindi pinick up ng mainstream media sa Metro Manila. Pero ang nangyari kay Roberto Cadodoy Balyon ay big time news. And we all should be happy for him. Si Cadodoy ay environmentalist at leader mangingisda sa Kabasalanan, Zamboanga Sibugay, Sapul, 1986. Pinatunayan niya na maaaring sabay na paunlarin ang industriya ng pangingisda at pangalagaan ang kalikasan. Ang resulta, isang sustainable marine environment. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay ng kanyang komunidad at ng kalikasan. Ngayong 2021, si Cadodoy ay isa sa limang Asyano na pinarangalan ng Asia's counterpart ng Nobel Prize, ang Ramon Magsaysay Award. Because of his achievement, Cadodoy shot to national and international prominence. On the other hand, over in Barangay Karuray, San Vicente, Palawan, Teresita Chiano, whose lifetime advocacies were similar to Cadodoy's, was literally shot. Shotgun po, anim po na ano, na tama po sa katawan niya. Shotgun? Sinakgun siya? Ako po si Rica Mayausa ng Puerto Princesa, Palawan. Humihingi po kami ng hustisya sa walang kalinawan na pagpatay sa mama ko noong July 12, 2021 sa Barangay Karuray, San Vicente, Palawan. Ang ina ni Rica ay hindi namatay sa isang aksidente. Sinadya ang kanyang kamatayan. Ganito rin ang nangyayari sa ating kalikasan. Teresita Chiano, 62 years old, isang katutubong mangyan, ang hindi lamang ina ng kanyang mga anak in the sense that she was a mother to the wildlife and indigenous communities. Yun kaya ang dahilan kung bakit siya pinatay? Anong motibo ng pagpatay sa anak? Motibos. Sermon, katulad po nung paghaharang po ng mama ko sa mga illegal na aktibidad. Ano yung mga illegal na aktibidad, iha? Katulad po nung pag-i-illegal logging. Illegal logging. Gusto natin ang paliwanag sa illegal logging? Ito po ang paliwanag na hinugot sa tunay na buhay. Ang mga nakamamatay na baha. Ang koneksyon ng illegal logging at pagbaha ay direkta at ayun na nga, nakamamatay. Para sa mga 30 years old and above, natatandaan ba ninyo ang nangyari sa Ormoc, Leyte noong 1991? Nagkaroon ng flash flood. Sa loob lamang ng 15 minutes, lumubog ang syudad. Ang patay, 5,000. Ang missing, 3,000. Totoo, malakas ang bagyong Uring noon. Pero kung hindi dahil sa destructive logging, legal at illegal, at land conversion sa Ormoc at sa buong isla, hindi bibigay ang watershed doon, hindi mangyayari ang dilubyo. Alalahanin din natin ang bagyong Ondoy 2009 sa Metro Manila. Ang bagyong Sendong 2010 sa Cagayan de Oro, Iligan at Northern Mindanao. Ang Orduha 2017 sa Kabisayaan at ang Ulysses 2020 sa Cagayan Valley. Libo-libo ang namatay sa mga bagyo at bahang nasabi. Marami ang missing at hindi nakita. Daang libong tao ang napinsala. Bilyong pisong halaga ng mga ari-arian, pananim at
infrastruktura ang nawasak. Ang mga ito ay resulta ng pagkawala ng forest cover, ang pagkasira ng kabundukan sa buong bansa. Ang lahat ay dahil sa rampant logging, mining at quarrying. Need we say na kriminal ang lahat ng mga gumagawa ng mga ito? Nagsimula ang commercial exploitation ng ating kabundukan pagdating ng mga Kastila. That word, commercial, importante po yan. Commercial, ibig sabihin, hindi simpleng home o community consumption, gaya ng paggamit ng mga katutubo sa kalikasan. Commercial, profit, greed. Pero ang talagang mabilis at sistematikong deforestation ay nangyari noong American colonial period. Kailangan ng papaunlad na American big businesses ang raw materials gaya ng troso, minerals, agricultural products. Pagsapit ng 1940s, ang forest cover natin ay nasa 15.8 million hectares na lamang noong mga 1970s, panahon ng martial law. Lalong lumala ang sitwasyon. Kaliwat kanan ang pagbibigay ni Marcos ng TLA, Timber License Agreement, sa kanyang mga kamag-anak at cronies. Ayon sa mga pag-aaral, noon nangyari ang isa sa pinakamabilis na deforestation sa Asia at sa Pacific region. At that time, 316,000 hectares of forest cover ang winasak ng mga logging companies taon-taon. Part of the tragedy is napakarami nating batas laban sa deforestation na wala namang silbi. Of course, corruption ang isang dahilan. Well, pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Meantime, please realize this. Sa 24 hours na operation ng kumpanya ay yung alikabok. No? Lahat pag-blasting, yung alikabok habang sila ay nagigiling. Nasa 7 million hectares na lamang ang forest cover ng Pilipinas. Tailings na kanilang iniwanan dito ay andyan lang, nakatiwangwang. Sources say, baka nga overestimated pa raw ito. Magtataka pa ba kayo kung bakit bumibigay ang mga watershed tuwing may bagyong malakas? Kung bakit nagkakaroon ng flash flood? And by the way, dahil sa climate change, ang mga bagyo ay lalong lalakas at magiging deadly. Speaking of deadly, umabot sa pamilya ni Teresita ang deadly news noong July 12, 2021. Ilang kababayan ang nakakita sa bangkay niya sa isang liblib na pook sa sitio Padamin, Barangay Karuray, San Vicente, Palawan. Nakataob o nakadapa si Teresita sa lupa. Noong unang beses niyong makita yung katawan ng nanay mo, ano yung hinala ninyo? Anong dahilan ng pagkamatay niya? Yung hinala po ma'am ng mga kamag-anak po namin na nakakita po doon mismo sa pangyayari ay nasumpong lang daw po ng high blood. Kasi yung wala po talaga makikita ma'am na mga dugo-dugo po ma'am kasi nga nakataob po siya. Habang iniintay ng mga tao ang pagdating ng mga otoridad sa scene of the crime, meron silang napansin. Napansin po nila yung hawak po, ay yung payong po na dala-dala ng mama ko. Nailaman po nila may mga butas-butas po. Ilang tama? Ilang butas? Apat po ma'am yung naandoon sa may payong. Diyos ko po, Panginoon po! Diyos ko! Maroon talaga? Ito talaga? Maroon talaga? Shotgun po, anim po na ano na tama po sa katawan niya. Shotgun, sinakgan siya. Itutuloy natin ang salaysay ng trahedya ni Teresita Chiano ng San Vicente, Palawan at ang trahedya ng kalikasan.
Malupit ang sinapit ng ina ni Rica sa kamay ng mga kriminal. Parang baboy damo daw po yung mama ko, ma'am, kasi may tama po ng baril sa mukha. Saan tama? Saan sa mukha? May tama po siya dito ng baril, ma'am. Tapos lumusot po dito yung bala. Tapos may isa pa po ditong bala, ma'am. Hindi ko po alam kung saan po siya dumaan. Mm-hmm. Pero sa ulo daw po eh. May tama daw po yung mama ko sa ulo. Mm-hmm. At meron po siya sa dibdib dalawa. Meron na pong suspect, sir. Mga tauhan po ni Kapitan. Yung tatlo po. Sino yung Kapitan? The suspect. Kapitan po ng Barangay Karuray, San Vicente po. Anong pangalan niya? Si Kapitan Lubisel Bunggat po. Ang tatlong suspect ng murder na kinasuhan na sinasabing mga tauhan ni Kapitan ay sina Ronald Tagle, Rizal de Bandillo at Rogelio Israel. Natural na kulangan ang pamilya ng biktima. Kung ang tatlong suspect ay mga tauhan lamang, may nag-utos sa kanila. E sino pa nga ba ang posibleng nag-utos kundi ang kanilang amo? At ang amo nila ay ang kapitan ng barangay. Ito ngang si Lobisel Bonggat. Kinausap namin ang ilang residente ng barangay Karuray upang alamin ang mga bagay-bagay. Lumalabas na itong si Kapitan Bonggat ay maraming illegal na aktibidad. Yung nakakasira sa kaligasin din, ma'am, yung nagpapakwari siya ng walang permit, walang permit yung kwari niya. Yung bundok doon, pinabundok mo po yan. Pinapakalbo yung bundok? Pinapakalbo? Opo, pinabulyos niya sa bulldozer na may tatak na parating. Sabi pa nga ng mga residente, kinakamkam ni Kapitan Bonggat ang halos 19 hectares na homestead beachfront sa barangay. Tatlong ektarya ng nasabing property ay bahagi ng ancestral domain o lupaing ninuno ng mga katutubong tagbanwa. Ito ang isa sa mahigpit na tinutulan ng pinatay na si Teresita, isang mangyan. Ang tagbanwa at mangyan ay dalawa lamang sa mahigit na 100 upland tribes ng Pilipinas. Sila ang tinatawag na indigenous communities. Sa Mindanao, ang tawag sa kanila ay Lumad. Sa Northern Luzon, sila ang Igorot. Matatagpuan sa iba't ibang isla ng Pilipinas ang maraming iba pang tribo. Isa sa pinakamalaking problema ng mga katutubo ay ang ancestral domain o lupaing ninuno. Kinakamkam ng mga negosyante at so-called developers ang lupaing katutubo. Magandang illustration nito ang di umano'y ginagawa ni Kapitan Bonggat sa lupain ng Tagbanwa. Yung ancestral domain, ito yung lupain, no, na matagal nang pinanghahawakan since time immemorial kung tawagin natin. Kasama dito yung mga natural resources, so kasama yung tubig, yung mga puno, yung mga plants. Kasi nga, katuwang dyan yung culture, spiritual life, yung economic survival nila. Isang kabuuan ito na pagmamayari, no, ng mga katutubo. So yun ang ancestral domain. So hindi lang siya yung mismo physical na lupa na nakikita nila. Ipinahagi namin kay Clarice Espinosa ang ginagawa ni Kapitan Bonggat. Siyempre, hindi tama ang ginagawa ng barangay captain, no? Lalong-lalo na kung hindi naman nakonsulta ang mga katutubo. At kung meron na lalong titulo ang mga katutubo, hindi basta-basta pwedeng ibenta or i-dispose of yung property na kung hindi ibibigay or ito-transfer yung lupa sa hindi miyembro ng indigenous cultural community. So mali yun na gagawin ng isang barangay captain yun. Pwede namin magawa ay mabigyan sila ng legal assistance at iimbestigahan ang kaso, no? So titignan kung merong mga pag-iisang tao. At magre-recommenda yung ating regional office ng mga proper actions, no, para doon sa biktima at kung ano ang pwede niya pang gawin. Meron po bang batas na nagpo-protekta sa kanila? Unang-una, ang saligang batas, no, kinikilala ang karapatan ng mga katutubo at ipinagtibay ito, no, ng IPRA Law or Indigenous People's Rights Act ng 1994. Ang tanong, na ipapatupad ba ang mga ito? I don't think so. Nariyan ang Kaliwa Dam sa Sierra Madre. Mahigit 1,400 dumagat families ang apapaalis sa kanilang ancestral domain kung sakaling matuloy ang proyektong ito. Kabi-kabila ang petisyon ng mga katutubong apektado ng pagmimina ng mga malalaking korporasyon. So hindi natin basta-basta pwedeng sakupin o basta-basta na lang kuhanin itong mga lupa
sa mga katutubos. Nalaman pa namin na itong si Kapitan Bonggat ay nagninegosyo rin sa wildlife trafficking at illegal trade. Nariyan ang drug trafficking, human trafficking, at weapons trafficking. And then here's the wildlife trafficking. Yan ang apat sa pinakamalaking transnational crime sa mundo. Sa Pilipinas, umaabot sa $1 billion ang halaga ng bentahan ng mga wild animals. Halos $50 billion naman ang nawawala bunga sa pagkasira ng ecology. Marami sa wild flora at fauna na ibinibenta sa black market ay matatagpuan lamang sa Palawan. Bagay na nagdadala sa atin sa mismong sitwasyon sa Palawan, ang sinasabing last ecological frontier sa Pilipinas tungkol sa deforestation. Ang Palawan ay nangunguna sa buong Pilipinas kung ang pag-uusapan ay pagkawala ng forest cover. Pinatunayan ito ni Attorney Griselda Anda, Executive Director ng Environmental Legal Assistance Center sa Palawan. Alam na alam ni Attorney Anda ang pagmimina at illegal logging sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Hundreds of hectares yan. Sa Quezon halimbawa, no? Mm-hmm. Meron kang 200 hectares. Sa Nara, ganun din. Sa Espanyola. Tapos sa Batarasa, ang proposed, no? Hindi pa ito yung actual, ha? Yung proposed na expansion ay 3,600 hectares ng natural forest. So, ano yan siya? Kumbaga future na deforestation. But, there's already road building na hindi natin na-estimate. Kaya, pasensya na, hindi ko categorically masabi kung hektarya. Okay. Pero ang maikikwento namin, maraming incidents ng illegal cutting of trees kasi may demand. Yung demand for wood. Hindi kaila sa atin na ang sinasabi ni Attorney Anda ay nangyayari sa buong Pilipinas. Dagdag pa dyan, hindi lang upland forests yan, yung mangroves yan sa baba. Kasi ang Palawan is a mangrove reserve. And the remaining 5% ng old growth mangroves in the country are all found in Palawan. So, if Palawan possesses 30% of the remaining mangroves in the Philippines. Nawala ng 64,000 hectares of forest area sa Palawan between 2001 to 2012. That is article by Global Forest Watch na sinulat ng Mong Gabi. Pero ang magandang tanong kasi kung yan ba ay napahinto. Kasi as we speak, tuloy-tuloy pa rin yung conversion. Bawa may plantation, yes, binanggit ko mining, may illegal logging activity. So, all of those activities continue to take place here in Palawan. Hindi mo talaga maialis na yung pagkukulang sa pamamahala, no? May kakurakutan, di ba? Yung pagkukulang sa pag-enforce. Saan nanggagaling yung demand? Nanggagaling ba yan sa labas? Parang wildlife smuggling eh. Kasi mataas din ang Palawan for wildlife smuggling, no? Yung pangolin, iba pang wildlife. Hotspot nga talagang Palawan. Kung ganyan ang sitwasyon, ano na ang nangyayari sa last ecological frontier ng Pilipinas at ng buong kapuluan? Again, as I am wont to say, let us take stock of things. Ang Community-Based Forest Management o CBFM ay programa ng gobyerno para sa pangangalaga ng ating forest resources. Aktibo sa CBFM si Teresita Chiano. Siya ay isa sa pinakamasigasig na miyembro ng mga residente sa mga usaping kaugnay ng pamamahala sa kabundukan. CBFM was adopted as a win-win solution to the problem of occupancy in the uplands because these people can be partners of the government in the development, actually sustainable development of forest resources. So under the CBFM, which is simple. Sa pamamagitan ng CBFM, nagpipetisyon ang mga residente laban sa mga anomalya at abusong ginagawa ng mga gaya ni Kapitan Bonggat sa kalikasan. Taong 2017 pa, maraming beses na lumapit sa Community Environmental and Natural Resources Office
at sa Provincial Environmental at Natural Resources Office ang mga residente ng Barangay Karuray para iulat ang paglalapastangan sa kalikasan. Walang aksyon umano ang mga nasabing ahensya. Ayon sa mga residente, posibleng may insider o kasabwat si kapitan sa mga ahensyang ito. Nakipag-ugnayan tayo sa Penro ng Palawan para alamin kung may permit to operate silang ibinigay sa Barangay Karuray. Ma'am, si Desa po ulit sa Tulfo, yung kausap niya last time. Yes, ma'am. Apo. Ma'am, nakita niyo yung mga documents na sinend ko po sa inyo patungkol dun sa illegal activities. Apo, ma'am. Ano po, ma'am, yung nakita niyo doon? Na-track po ba, ma'am, yung history nito? Hinahanap pa po nila, ma'am, kung na-actionan yung mga sulat na yun noon. Oh, I see. Pero, ma'am, itong awarded land sa kanila under CBSM, does it mean, ma'am, na they have the right na putulin yung puno or they will still need to ask for permission from the DENR bago gawin yung pagputol? Lahat, ma'am, ng pagputol, especially within forest lands, kailangan subject to ano issuance ng permit from DENR. Pero, sa present situation natin ngayon, ma'am, walang issue pa ng cutting permit sa mga naturally grown trees in forest na. Oh, I see, ma'am. So, ibig sabihin, ma'am, as of now, hindi talaga nag-i-issue ang DENR in short. Wala po, ma'am, wala po. Sa madaling sabi, dahil walang ini-issue ang DENR ng permit, walang permiso ang pagpuputol ng puno sa Barangay Karuray. Dalawang araw matapos nating i-report sa Provincial Environment and Natural Resources ng Palawan ang mga ulat ng illegal activity sa barangay, agad nagpadala ng isang grupo ng foresters ang Penro sa Barangay Karuray para mag-imbestiga. Sa mga ganitong banggaan, sa kapitan ng barangay na sangkot si Teresita Chiano. May dagdag na sama na loob ang pamilya ni Rica sa pagkamatay ng mahal nilang ina. Inabot ng halos 24 oras bago rumisponde ang pulis. Nababagalan din sila sa kilos ng pulisya. Ito ang dahilan kung bakit nagsumbong na si Rica sa atin. Kung nandito po kayo sa area, yung area po na nung namatayan po ay remote area siya, red area po, mga NPA, halos mga NPA mga tao doon. Oh, okay. So, sa layo po ng hirya, ang hirap po mag-follow up at saka yung mga witnesses po talaga, takot na takot magsalita. So, ayun ang alibay ng mga pulis ng San Vicente. Kung sa bagay, nalaman namin na 8 Marines at 4 na pulis ang nagsama-sama para kunin ang bangkay ni Teresita at makapag-imbestiga sa scene of the crime. Pero may ibang sinasabi si Rica. Bali po, Sir Mon, kung hindi pa po tinawagan nung staff niyo po yung Police San Vicente po, yung may hawak po ng kaso ng mama ko, hindi pa po nila asikasuhin at maipa-file po sa Justice Hall po yung kaso. Finally, noong September 3, 2021, naisampan na rin ang kaso laban sa 3 suspects sa pagkamatay ni Teresita Tiano. Samantala, hiningin namin ang panig ni Barangay Captain Lovisel Bonggat tungkol sa mga aligasyon laban sa kanya. Totoo ba na ikaw ay yung namumutol daw ng mga kahoy dyan, nilalapastangan mo yung kalikasan? Wala naman po akong pinuputol ng mga kahoy. Todo tanggi si Kapitan Bonggat. Biktima lamang daw siya ng pamumulitika at walang dahilan para kalabanin niya si Teresita at ang pamilya nito. Ko naman po kalaban yung mga pamilya na yan eh. Bakit ko naman po sila ipapatay eh? Ang ginagawa ko po sa aking kamarang eh, tumutulong. Tumulong yung aking mama yan. Matulungan yung aking kamarang eh. Yun po yung plano kung bakit ako nagpapitan. Yun pala, isang linggo bago namin makausap si Kapitan. Ang magaling na leader barangay ay inaresto ng mga pulis.
Inaresto ng mga otoridad ng Kapitan Atanod sa Barangay Karuray sa isinagawang simultaneous na pag-serve ng search warrant sa apat na bahay sa Purok Pag-asa sa nasabing barangay nitong Sabado. Nakuha sa rest house of farm ni Barangay Kapitan Lovisel Vicente Bungat ang fragmentation grenade at dalawang rifle grenade, habang isinurrender naman ng Barangay Tanod na si Jaygat Dula ang limang bala ng kalibre 45 bago pa man halughugin ang kanyang bahay. Ayon sa hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Palawan na si Major Richard Jan Magachur, una silang nakatanggap ng mga impormasyon na nakikita nagdadala ng mga baril sa lugar ang Barangay Kapitan Atanod. Agad daw nila itong binirepika at kanilang ang nakumpirma na hindi rehistrado ang mga hawak na baril ng mga nabanggit na personalidad, kaya agad nila itong inaplayan ng search warrant sa korte. Sabay-sabay na pinasok ang apat na bahay, kabilang ang farm at bahay ng kapitan, bahay ng talo na si Gatdula, at isang nagngangalang Rizal de San Jose Bandiola, dahil sa naiparating na mga impormasyon na ang mga nabanggit na mga tao ay nakitaan ng mga baril at bala. Kahit na no bail ang ikinaso sa kanya, himalang nakapagpiansa itong si Kapitan Bungat. Samantala, ang tatlong tauhan niya na kinasuhan ng murder ay nananatiling at large. Sinabi sa amin ng Commission on Human Rights na interesado sila na hawakan ang kasong ito. Pero alam naman natin na ang CHR ay walang police power. Ganyan po umaandar ang hustisya sa panig na ito ng mundo. Paano titiwasay ang mga biktima ng abuso at pangapi? At paano na ang ating kalikasan? There are no ready answers to these questions, but one way or the other, we have to find the right ones. Nature itself provides the answer. Ang mga gubat at bundok na nawasak ay muling mabubuo. Iwan lang natin sila. Left alone, they will recover. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!